Kamusta mga tropang malupit? So, yun na nga, ang daming bangayan sa mga Facebook group. Kanya-kanya tayong bigayan ng sarili nating mga opinion at saka mga point of view regarding nga doon sa mga nangyayari. Kaso masyadong nangingibabaw yung emosyon. So, ang nangyayari, imbis na magkaroon ng magandang talakayan regarding dun sa mga nangyayari sa may DeFi Pet, is nagiging toxic na. Pangit yung ganyang klase ng talakayan kasi masyadong nangingibabaw yung emosyon. So, minsan talagang nakakapagsalita tayo ng, alam mo yun, mga words na medyo below the belt na. So, kalmahan lang natin mga tropa. Huwag natin masyadong dalhin yung emosyon sa kada talakayan. Alam naman natin na lahat tayo apektado. Hindi lang naman kayo, lahat tayong nag-invest dyan, kay maliit, kay malaki, pati ngayon mga walang invest, nai-stress na rin. So, yun lang naman sa akin. Kalmahan lang natin, guys. So, yun na nga, tulad nung pinost ko nung nakaraan, para hindi masyadong masama yung emosyon natin sa mga gantong bagay, huwag tayong mag-invest agad ng sobra-sobra. Kasi, nadadala rin tayo minsan sa hype. So, yun na nga, yung sinasabi pa nilang FOMO, since yung aksi nga, ang daming napag-iwanan. So, ayaw na natin sanang mangyari yun na malipasan tayo ng opportunity. Kaso ang nangyari, dahil yun nga, masyado tayong na-hype at ayaw nating malipasan ng opportunity, yung risk natin, hindi natin na-manage ng maayos. So ako, since 2017, pamulat na ako dyan sa mga kryptong yan, tsaka sa mga forex trading. So dyan lagi, may mga nakalagay dyan on how to manage your risk. So para dun sa mga bago pa lang na nag-i-invest sa mga gantong type of game, mas maganda na mag-invest muna kayo sa inyong sarili. So ano ba yung sinasabi ko about dun sa pag-i-invest sa sarili? So mag-invest muna kayo ng kaalaman kung paano ba gumagana ito, paano ba sila kumikita, ano ba yung mga proseso o paano ba ito gumagana. Tapos mag-research din kayo about dun sa game. So doon mag-decide kayo kung paano nyo ba i-manage yung risk nyo. Hindi yung ang una nating pupuntahan is YouTube. Siyempre makikita nating mga vlogger dyan. Always positive naman ang makikita natin kadalasan about sa mga NFT gaming. So doon tayo nadadala sa hype eh. So yun nga, dahil puro positive yung nakikita natin, medyo hindi na natin nakikita yung mga ibang part na dapat tingnan para ma-manage yung risk. So tayo, nadadala tayo masyado sa hype. So yun yung fear of missing out or yung FOMO. Lagi nating nararamdaman yung bagay na yan. So ang nangyayari, hindi natin na-manage yung risk natin. At ang gusto natin, huwag tayo mapag-iwanan, malipasan ng opportunity. So ang ginagawa ng iba, pagkasahod, no, sige, invest natin ang invest yan. Kasi nga, ang nasa isip natin, ayaw natin malipasan ng opportunity at yung pera naman, madodoble pa rin yung balik pagdating ng 2 to 3 months or pagdating ng play to earn. Okay? So sa mga gatong bagay, kahit saan naman, walang 100%. So yun lang ang pinaka-advice ko sa inyo sa ngayon. Mag-invest muna kayo sa inyong sarili para magkaroon kayo ng additional information regarding sa mga gantong bagay, at nang sa ganun, ma-manage nyo ng maayos yung mga risk. So, isa-isahin natin yung mga punto ng bawat side regarding dito sa issue ngang to. Para na rin magkaroon tayo lahat ng information, di ba? Kaysa kasi pupunta tayo ng Facebook groups na napaka-toxic ng talakayan. Magbibigay ng point yung isa, then may kukontra naman ng isa na minsan nasasamahan pa ng mga below the belt na words. So, hindi tayo magkakaunawan talaga ng ganong paraan. So, ngayon, kalmahan lang natin mga tropa. So, itong channel naman to is all about transparency. So, kunin lang natin ang side ng bawat isa. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng kaalaman lahat regarding dito sa nangyayari, okay? So, meron kasi pong Binance Chain Testnet. At ang sinasabi ng ibang IT professionals regarding dito is bakit hindi daw muna dun tinry yung game bago nila nilaunch.
So, hindi pa naman tayo nakakarinig ng feedback dito sa MDP Discord. At nag-announce naman sila na magkakaroon sila ng meeting lahat. So, I know na maglalabas sila ng announcement regarding sa lahat ng katanungan about dyan. So, yun ang isang pinupunto ng iba na meron namang Binance Chain testnet. Bakit hindi muna tinest dun? Para nga naman medyo maiwasan yung mga ibang problema pagdating na ng boss fight event. Pangalawa, bakit hindi muna daw sila nag-invite ng ibang players muna, for example 1,000 or 2,000 players, para i-test yung game, nang sa gayon magkaroon pa sila ng additional information sa mga magiging problema para pagdating ng boss fight event maless yung mga magiging problema. At yun nga, para maiwasan yung pagka-disappoint ng mga players nga sa magiging event na to. At ito pa yung isang pinaka-pinupunto nila. So I think ito yung pinakamatinding talakayan sa mga Facebook groups, lalong-lalo na sa community sa Discord. So kung meron ba talaga silang nakukuha sa mga gas fee. Okay, so talakayin natin na mabuti. Meron ba talaga silang nakukuha? So ako, nagtanong na ako sa Discord. Nasagot naman ako ni Alex Fam na wala daw silang nakukuhang commission or kahit ano pa mang yan sa gas fee. So nagagalit yung iba kasi nga bakit daw sila nagsisinungaling, kasi based on research nila, meron daw silang nakukuha sa Binance. So tayo naman is all about transparency. So nag-research ako, ano ba tong sinasabi nila. So ngayon napunta ako dito sa isang site. And then nabasa ko nga itong program ng Binance, which is BDL Rewards Program. So para saan ba to? So itong Binance BDL Rewards Program is para dun sa mga eligible projects. So may mga requirements sila pa bago ka makapasok dito sa program na to. So para ito dun sa mga eligible projects, like may DeFi Pet, na makaka-receive po sila ng refunds for their transaction fees. So yun ang pinupunto ng iba, na nakakakuha nga si my DeFi Pet ng commission dito sa mga gas fees na to or transaction fees. So ang nakapaloob naman dito sa BDL Rewards Program is itong refunds na to is para matulungan yung mga developers na ma-minimize yung expenses sa pagde-develop ng game, and allowing them to use the funds on development and you know, making the products more attractive and valuable. So ngayon, bigla kong naisip na bakit ba nasabi nila na wala silang nakukuha sa gas fee. Okay, so sabihin na natin, possible, baka meron nakukuha sa gas fee. Pero ang pinupunto siguro nila is, kung meron man, yung gas fee yun, hindi direct na pupunta sa tao. Ibig ko sabihin, siguro may set of rules si Binance regarding dito sa program na to, na yung reward na makukuha nila is magagamit lang nila para mas ma-develop pa yung projects nila or yung game nila. So dun lang yun iikot, and wala sila sigurong option para direct i-withdraw yun para mag-benefit mismo yung mga tao. So baka dun pumapasok yung sinasabi nila na talagang wala silang nakukuha sa gas fee. Siguro yun ang punto nila. So nagigets nyo? Either sabihin na natin may nakukuha sila, pero siguro under the rules of this program, yung nakuhang yon sa transaction or yung refund na sinasabi is dun lang kailangan magagamit sa pag-develop ng game, at hindi pwedeng magamit mismo directly ng tao para i-withdraw at gamitin mismo ng tao yung reward na yon para sa pansarili nilang kapakanan. So nakita ko rin nga dun sa site na last July is meron nga silang nakuhang 34, kung di ko nagkakamali, 34 or 36 BNB yun. So kung i-convert natin sa pera yun is nagkakahalaga yun ng nasa 750,000 to 800,000 plus. So kung ako naman ang tatanungin nyo, malaki ba yun? Siyempre, ayusipin na lang natin, marami din silang binabayaran na professionals. Within a month ha.
So aside sa pasahod sa mga professionals na to at dun pa sa ibang employees nila, hindi natin alam kung ilan yan, meron din sila mga expenses sa pagde-develop ng game. So hindi na natin kailangang isa-isahin yan. So titingnan natin kung yung 34 BNB ba, malaki ba talaga yan para sa gantong klase ng game. So kung akong tatanungin nyo, I think hindi naman siya ganun kalaki pa talaga compared dito sa mga nagagastos nila. So sana maglabas din sila ng information regarding dito para magkaroon din tayo ng kalinawan. Kasi siguro ang pinakaunang reason nila kung bakit sila sumari dun sa rewards program is para nga kahit papano masalo yung ibang expenses nila sa pagde-develop ng game na to. Kasi yun din naman na nakalagay dun sa BDL rewards program is to help them reduce the expenses for them to be able to develop the game and make their products more attractive and valuable. So nag-announce naman sila na may meeting nga sila lahat at mag-announce naman sila ng mga kasagutan regarding dito sa mga katanungan na ito. So hintay-hintayin na lang natin at andyan pa rin naman sila. So wag na natin masyadong i-stress yung sarili natin. Alam na naman nila lahat yan, yung mga concern natin, sinasagot naman nila, may ibang hindi pa nila nasasagot at alam kong tatalakayin nila yan sa kanilang mga meeting. So maghintay-hintay na lang muna tayo at kalmahan lang natin at sana nga magkaroon na ng resolusyon at dun naman sa mga nai-stress dahil nga sa mga nangyari, sana sa susunod ay matuto na po tayong mag-manage ng risk natin kasi nga sa mga gantong bagay ay wala pong 100% sure. So sana may natutunan din tayo in case na kung ano man ang mangyari. At sana maging isang malaking aral po sa atin ito, okay? So matuloy man ito o hindi, sana meron tayong matutunan. At sana itigil na natin yung mga pangit na discussion at magkaroon po tayo ng magandang discussion sa mga bagay na to. Kasi isa lang naman lahat ang goal natin at ang goal natin is para kumita. So alam ko naman na lahat tayo ay may kanya-kanya rin sariling problema. Problema sa bahay, sa pamilya, sa trabaho, lalo na dito, nadagdagan pa ng problema dito nga sa may DeFi Pet. So wag na natin dagdagan yung bigat ng loob natin. Hayaan na muna natin sila na gawin yung part nila at dito naman sa atin, chillax lang muna, kalman lang muna natin, okay? Kasi in the end, kung mag-failed man tong MDP, sabay-sabay tayong lahat na mawawalan. Kung maging successful naman to, sabay-sabay din naman tayo magiging successful. So yun lang guys, sana medyo iwasan na natin yung mga toxic na usapan para hindi nadadagdagan yung stress natin kasi marami na nga tayong iniisip din at kanya-kanyang problema sa buhay. So hayaan na muna natin sila, okay? Yun lang ang opinion ko sa bagay na to at kung meron pa kayong ibang comments or information regarding dito, i-comment nyo lang sa baba para sa susunod i-research natin, talakayin natin at nang sa ganun is matulungan natin ang kada isa sa atin na magkaroon ng impormasyon para makapag-decide din sila kung sila ba ay magre-risk sa mga ganitong bagay or hindi. Okay, so yun lang mga tropang malupit. Maraming salamat dahil maraming nag-comment na sa aking Facebook page sa mga post ko. Bad comment man yan or toxic comment yan, maraming salamat pa rin. Nauunawaan ko ang emosyon. At yun lang naman ang sa akin. Kontrolin natin ng konti ang emosyon natin kasi tayo ang naapektuhan. Stress na tayo, mas na-stress pa tayo. Kaya nirelease ko tong video to para makita natin yung sa lobby ng bawat side at tingnan natin yung mga punto para malaman ba natin kung worth it pa ba mag-invest dito sa my DeFi Pet, okay? So, sa susunod ulit mga kaibigan at tandaan, i-manage natin ng maayos yung mga risk natin para hindi naapektuhan yung ating emosyon, okay? So, kita-kits ulit sa next video at stay safe everyone. Galit ka man o hindi, mahal ko pa rin kayo.